tayong mga Pinoy, hilig ang pag-iihaw tuwing outing. Pero ang paraan ng paglulutong ito, minsay challenging at sakit sa ulo. Sundan po ang aming inihaw tips para siguradong patok ang inyong picnic. Tuwing outing ng barkada o pamilya, always present ang pagkaing inihaw. Hindi kasi kompleto ang swimming kung hindi present ang bagong lutong pagkain. Kaya naman anywhere and anyhow, there's anyhow. Summertime na naman mga kapuso, kapag ganitong panahon, nako, uso ang pagbabanding ng buong barkada at buong pamilya. At uso rin ang pag-iihaw. Para mapadali ang inyong pag-iihaw mga kapuso, meron kaming mga inihandang ihaw tips para sa inyo. Isa sa kumakain ng oras sa pag-iihaw ang pagpapabaga. Pero ang akala niyong mahirap gawin, napakadali lang kung tutuusin. Ang kailangan lang, ang egg carton. Eto na nga dahil sa, nako, yung pagpapabaga, nagkumakain ng oras. No? At parang kinakain yung oras na dapat may bonding kayo ng pamilya mo, nag-outing nga kayo para mag-bonding. Pero kinukuha lang ng pagpapabaga. Dati, ano po yung mga ginagawa nila, Chef Chris, para lang magpabaga ng uling? Nakasanayan po natin na yung iba nilalagyan ng gas, oh, which is masama but, yung amoy. Correct. Na yung iba plastic, which is very harmful naman sa ozone layer natin. Uh-huh. Kaya ngayon, gagawin natin mas mabilis na hindi nakakonsumo ng masyadong oras sa banding ng ating pamilya, ay gagamit tayo ng egg carton. Oh, yun! So, kailangan ay, syempre, ilalagay po natin sa mismong ihawan yung ating egg carton. And then, yung ating mga uling, ilalagay po natin doon sa mismong lagayan ng mga itlog. How fantastic is that? Tapos, Chef, tapos ano ibang sisigaan natin na sisindihan yung egg carton? Pwede yung posporo, pwede pong lighter. Ipatong sa ibabaw ng egg carton ang mga uling. Gawa ang egg carton sa manipis na recycled scrap paper, kaya mabilis itong magliyap. Pagpabaga na tayo ng ating uli. Next step naman mga kapuso, syempre pa yung ating ihawan mismo, madumihan. Diba syempre, matagal na nakatago. So kailangan muna nating linisin. Yes. And one way of doing it is, tananan, gamit ka lang ng mantika, tissue, and of course, tong. So ganun lang po. Kailangan lang i-dip sa mantika. Pinadudulas ng mantika ang ihawan para hindi dumikit ang pagkain. Kaya madali itong linisin pagkatapos. Ngayong handa na ang iihawan, simulan na ang lutuan. It's ihaw time! At syempre pa, isa to rin sa medyo kumakain din ang oras kasi ang tagal maluto, di ba? Yung mga karne, hotdog, chicken, yung mga yan. Ang hirap-hirap. So mga kapuso, meron kami ituturo sa inyo na mas magpapadali para mabilis yung pagkaluto ng ating mga iihaw. Unahin natin yung hotdog, Chef. Minsan, may pagkatagal rin lutuin yung hotdog. Depende sa lakas ng ating uling. So gagawin natin siya is parang corkscrew or gagawin nating spiral. Okay. So tusok lang natin. Apa, tusok lang po natin siya. So lagay lang natin flat sa board natin yung hotdog. Then using yung tip of the knife para hindi mahirapan dito banda. Okay. Yan dito. So yan. Oh, careful guys. Yeah. So mag-slice lang tayo pa slant around mga 45 degrees. Okay. Doble ang bilis ng pagluluto ng hot dogs. Mas appetizing pa ang itsura nito sa baguettes. Kapag ihawan ang usapan, favorite ng marami ang mga inihaw na karne tulad ng barbecue at liempo. Pero kapag makakapal ang hiwa, napakatagal nitong lutuin. Para mas mabilis sumambot ang karne, serbesa o beer ang simpleng solusyon.
Meron tayong ditong isang basong beer. So, lalagay natin siya dun sa usual na patimpla natin ng barbecue or pang-inyo na helso. Usual nyo, meron dyan na paminta, bawang, toyo, suka. Minsan yung iba naglalagay ng asukal. Mm-hmm. So, depende kung anong gusto nyo mga pang-marinate na sa karne ninyo. Go! Ang idadagdag nyo lang para lumambot ang karne ay... Cerveza or beer. Or beer. So, ang purpose ng beer is yung... fermentation niya from the yeast is ayun ang magpapalambot dun sa muscle fibers ng ating karne. Kaya siya lang. Yes. At the same time, I would suggest na at least 2 hours. So before na bumiyahe kayo or the night before na mag-outing kayo, pwede na siyang ibabad dito. Okay. Sa lambot. Pero don't worry, kid-friendly pa rin ang karne dahil habang naluluto, nawawala rin ang alcohol content ng beer. Ang naiiwan na lang ay ang tamis nito na nagpapalasa sa inihaw. Nako, eto na siya. Actually, ito yung pinakapaborito ko sa lahat ng inihaw, isda. Problema pag iniihaw ang isda, kadalasan yan, mabilis masunog. One. Second, mabilis matuyo yung juice niya, bumabagsak doon sa baga, diba? Sayang lang. So itong gagawin mo, chef, ano ang kagandahan itong gagawin nating pag-ihaw? Okay. So yung gagawin natin dito at yung advantage, yung gagawin nating technique sa pag-ihaw ng isda na to, is gagamit tayo ng foil para ito yung pinaka-vessel. Ito pinaka-vessel natin. Okay. Then lalagyan natin siya ng lemon slices bago natin ipatong mismo yung isda. Mm-hmm. Now, ano yung purpose niyan, chef? Okay. So unang-una, yung lemon, may acid siya para mas madaling maluto yung isda. At the same time, mag-a-add siya ng flavor at magandang amoy dun sa isda natin. Kumbaga, pantanggal din po ng lansa. Opo. Okay. And of course, flavor, iba ang lemon. So i-assemble lang natin dito. Opo, ili-layer lang. Matapos ilatag ang lemon at isda, kung gusto ninyo ng mas juicy na isda, ipatong ito sa tin foil at ipatong sa ihawan at hayaang maluto ang isda sa loob ng 10 minuto. Kung wala namang foil at lemon, magpahid ng mayonnaise sa isda bago ito ihawin. Gawa kasi sa mantika at itlog ang mayonnaise. Ang fat content nito ang magsisilbing lubricant para hindi manikit sa ihawan ang nilulutong isda. Magbibigay rin ito ng dagdag pampalasa. I think this is going to be the favorite of all the kiddos out there. Nako, ito sigurado mag-enjoy sila. At nag-enjoy din yung ating mga chikiting na gawin to, no, chef? Mm-hmm. Ang tawag dito, chef, ay? Banana s'mores. Banana s'mores. I love it. So, ang kailangan lang natin, chef, ay banana. Yes. The usual, lakatan. Tama, no? Lakatan. Mm, lakatan. Lakatan. And of course, marshmallows. Ating colorful marshmallows. Isa sa pinakamasarap na dessert tuwing outing, ang inihaw o toasted marshmallows. Para hindi ito masunog, ilagay ito sa loob ng saging. Hiwain lang ng bahagya ang saging at dito isiksik ang marshmallows. Ihawin ito at hintayin matunaw ang marshmallows. Ganun lang kadali at meron ka ng instant dessert. Isa pang way para talagang malinis natin ang gusto yung ating parilya, yung ating ihawan. Guys, kung talagang may mga natirang karne dyan, o ano pa man na nakadikit sa ating parilya, kailangan niyan tanggalin. And, di ba yung ginamit nyo sa pag-ihaw nyo, huwag nyo pong itapon yung inyong aluminum. Dahil aluminum foil, dahil may malaking pakinabang yan, para malinis natin yung ating parilya. Yes. Ganyan nyo lang siya. Ito yung pamalit sa ating steel scrub, wool. Steel wool. Mm-hmm. Kaya kung ano man pinapang scrub natin siya. Pag-iihaw na dating time-consuming,
Ngayon, pinadali na. Kaya more time for fun and bonding habang ine-enjoy ang masarap na pagkain.